Magandang umaga po mga kababayan. Nandito tayo ngayon muli sa bayan ng Umingan, Pangasinan. Pero hindi ko kabisado mga kababayan kung anong barangay ito mga kababayan, no? Dahil kami ay bahala na kung saan yung aming tatahakin, kung saan kami papasok, kung saan kami iikot. Basta makapagbigay ng munting biyaya sa mga kababayan natin. Kaya tara, samaan niyo ako mga kababayan. Hello, tao po. Magandang umaga. Hello, wow, ang cute naman ng bahay. Ang cute naman ng bahay niyo, ate. Oh. Kumusta? Oh, may baby ka. Ilang buwan na? Wala pa po. Ay, bago lang? Kapapanganak ko lang po itong October doon po. Ang cute naman ng baby po, Yausog. So, ilan ang anak? Apat? Apat po. Sunod-sunod. Sunod-sunod? Isang taon agwat? O isang buwan ang agwat? Dalawang taon, ganun po. Oh, akala ko isang buwan ang agwat. Kasi ako pag nanganak, isang buwan ang agwat. No? O, kumusta? Anong pangalan? Leni po. Leni Lobredo? Ilyorento po. Ah, akala ko si Leni Lobredo. Ilang taon ka na, ate? 25 lang po. 25 ka lang? 17 po nung nag-asawa. Ayun. Kasi ang aga nag-asawa, tatlo ang anak, ay apat na kaagad ang anak. Ilang taon yung asawa mo noon? Ano po? 29 po. 29? O bakit na kaaga ang pag-asawa mo, 17 years old? Kumaga po nag-asawa. Bakit hindi na nag-aral? Hindi. O tapos ng high school? Hindi po, hanggang grade 5 lang po ako. Bakit naman? Bakit na paano ang buhay? Ano bang napagdaanan? Bakit napaaga yung... Marami po kasing magkakapatid. Ilan kayo magkakapatid? 7 po, puro babae. Puro babae. So, unahan kayo nag-asawa? Inunahan mo, baka maunahan ka? Hindi po, nakapagtapos po yung iba. Yung iba po hindi po kasi wala pong hanap buhay yung magulang. So, bakit naisipan mo mag-asawa sa edad ng 17 years old? Yun lang po. Dahil sa hirap ng buhay? Opo. Oh, sa tingin mo ba ngayon, sa hirap ng buhay, nung nag-asawa ka, gumanda ang buhay? Hindi naman po. Anong nangyari? Mas lalong mahirap po. Yun. Mag-alaga ng bata. So, mas lalong mahirap po pala na akala mo masarap. Pero, yung pala lalong nagpapahirap sa'yo. Okay. Eh, kung maibabalik yung dating panahon na 17 years old ka, mag-asawa ka ba ng maaga o hindi? Hindi po, mag-aaral po. Kasi naranasan mo na yung gano'ng kahirap yung mag-alaga ng bata. So ngayon mo lang na-realize yung totoong buhay. So gano'n pa man, nandiyan na yan at nagbunga ng apat na anak. Sana wag namang dagdagan, ha? Opo, hindi na wala na pong balak dahil mahirap po yung buhay niyo. Tama na yun. Isa, dalawa, tatlo, pinakasagad na yung tatlo. Pwede na yon kasi sa sobrang hirap ng buhay, masarap gumawa ng anak pero ang hirap magbigay ng pangangailangan sa mga bata. At syempre hindi lang pangangailangan sa araw-araw ng mga bata ang iniisip. Tama, o diba? Kasi kung ano yung nangyari sa'yo noon na hindi ka nakapagtapos hanggang grade 5 lang, huwag mo rin iparana sa mga anak mo para hindi rin magiging ganito yung buhay nila. Na kahit papaano pagtanda mo, makikita mo yung mga anak mo na gumanda naman din ang buhay, kundi masaya at maganda pa tingnan. Opo. Diba? O gusto mo bang maranasan yung buhay mo sa mga anak mo? Hindi naman. Bakit? Dahil mahirap po. Kaya kung mag-aral po yung sakripisyo para hindi sila magaya sa akin. Tama. So maganda yun. O kumusta? Nasaan sila, Kay? Sa Maynila po. Ha? Nung anak ka dito, nawala yung asawa mo? Hindi po. Umuwi. Last po na uwi niya nung January po. Ay, December. Last December lang po. Last December? Matagal na. 1 year na. Opo. Oh. Nagtrabaho doon? Sino katuwang mo dito? Ay, kapapanganak mo lang. Minsan po tinutulungan ako ng kapatid ko. Minsan ako na po yung gumagawa kasi no choice. Oh, baka mabinat ka, ha? Mag-ingat ka, napakabata mo pa. At delikado dahil ang binat, delikado sa bagong panganak. Kaya mag-ingat ka, ha? Opo. May trabaho ang asawa mo doon? Pa extra-extra lang po. Minsan kinukuha anong pong... Anong pelikula yun, extra-extra? Anong channel? Kumukuha po ng minsan po pinagkakarga ng mga suka, ganyan po.
Nagbibit-bit. Akala ko artista, extra-extra. So, nagpapadala naman? Minsan, kada dalawang linggo lang po. Magkano naman pinapadala? 1.5, ganun po. Sapat naman? Pinagkakasya? Minsan po. Pilit pinagkakasya? Opo, ganun po. Anong trabaho? Extra-extra? Magkano naman ang araw niya doon? Minsan lang po kasi, sa isang linggo, 4 beses lang po kung sakaling may mag-ano sa kanya. Tawagin siya, yun lang naman po. Gaano kahirap, Ate Leni, 4 kapapanganak mo lang, malayo yung asawa. Siyempre, walang choice, kundi mga ibang bayan yung mister mo para matustusan yung pangangailangan sa araw-araw. Gaano kahirap? Mahirap po. Lalo po pag walang pera, ganyan po. Lalo na pong may sakit ngayon na hindi po makauwi dahil wala pong pera eh. Walang pera. Iniisip po niya pag umuwi daw po siya, baka pare-pares daw po kami magutom. Magutom, kaya tinitiis. Opo. Tinitiis mo kaya, na lang. Opo. Biro mo last December pa, hanggang hindi pa lang po nanganak ka na lang. Bago siya umuwi, nag-iwan. No, nag-iwan opo. Ng baby. Tapos pag nanganak ka na lang, hindi pa siya nakauwi. Sakripisyo. Udel wala pong perang panggastos, ganyan po. Yun ang inisip mo. O, minsahin mo doon sa mga mapupusok nating mga kabataan na maaga nag-asawa. Anong minsahin mo doon? Sana hindi sila mag-asawa ng maaga para hindi din nila maranasan yung hirap ng buhay ngayon. Baka pagdating na araw, hindi din nila mapag-aral yung anak nila dahil sa maaga silang nag-asawa. Tama. Huwag nilang gayahin. Huwag maging mapusok, no? Kailangan magiging mapusok sa future, magiging future, hindi sa magiging mapusok sa pagbo-boyfriend and girlfriend. Tama? Okay, sige. Anong tinanghalian, anong tanghalian nyo mamaya? Wala pa. Wala pa? Bakit wala pa? Wala pa po eh. Walang? Wala pong pera. Walang bigas? Ganun po. Meron po pero binigay lang po ng tito ko. Anong ulam? Wala rin po. Anong inalmusan kanina? Yung pag ano po, may pag may kape, ganyan po. Kape plain lang? Opo. Walang tinapay? Minsan po, pag minsan po bigyan sila dun sa tindahan, yung mga bata. Ganun po. O tapos ngayon, wala, magtatanghalian na, wala ka pang apananghalian, hindi ka pa nakapagloto at bote nila nabigyan kayo ng bigas. Opo. Yun. Ilang kilo? Isang sako? Hindi po, mga ano lang po, isang tabo. Isang saingan lang din? Opo, maghapon ganyan po. Tipirin nyo na yung isang tabo, maghapon na yung kainan? Opo. So naranasan pala ng mga bata talaga na nagutom din? Opo. Mga minsan bata. Po kasi nakakaya na rin pong humingi sa magulang dahil nag-asawa. Siyempre. Ka na dapat yung asawa mo nang mag-uubig hindi ng magulang. Natural. Okay. Diba? Minsan sabihin pa ng mga magulang, ayan na pala mo, nag-asawa ka ng maaga, ngayon hindi mo pala kaya. Okay. Diba may ganon? Nakakaya. At minsan, siyempre, bigyan ka, may pahabol pang salita na hindi maganda. Tama, naranasan mo ba yon? Okay. Na yung hihingi ka, bibigyan ka, pero may pahabol. Ayan kasi, hindi mo pala kaya, nag-asawa ka ng maaga, ayan tuloy na pala mo. Opo, kaya minsan po, hindi na po ako humihingi. Tinitiis mo na lang. Magulam na lang minsan ng kape, ganyan po. So, ano yung pinakamalaking problema na pagdaanan ni Ate Leni? Yung pagsubok. Yung mga anak ko nang walang kapira-pira. May iniisip mo sila? Opo, yung nasa hospital po na, miski kumain ka, wala pong pera. Talagang wala po. Anong 500 ginagawa? Lang po yung pera namin nung tinakbo ko eh. Nung nanganak ka? Opo, nagkautang-utang pa po ganyan. 500 lang hawak mo? Sa loob ng 6 na buwan na dinadala mo, binubuntis mo, hindi ka nakaipon, bago ka manganak, 500 lang ang naitabi mo? Sa hirap po, walang trabaho yung asawa ko po ng 5 months. Tapos, nagkasya yun, paano yun? Tinakbo ka sa hospital, 500 ang laman ng wallet mo. Paano yun? Ano paano nangyari? Po, lumabas na po agad kami, isang kalahating araw lang po. May nagbigay naman pong magandang kalooban, binigyan po ako ng pera. Yun po, binayad. Opo. Para lumabas ka agad? Opo. Grabe naman. Ang lakas ng resistensya mo, no? Isang araw, kalahating araw lang, kapapanganak mo lang, nung inilabas mo, maya-maya lumabas ka, umalis ka na, lumabas ka na rin ng bahay. Tapos pagdating ko dito, wala ganun din po, walang pagkain.
Wala buti hindi bigas. Ka nabibinat, no? Hindi buti ko. Hindi ka nabinat sa ganyan. Kasi opo, kailangan bagong panganak, pahinga muna, rest muna. Opo. Plus, kailangan kumain ka, magpalakas ka. Opo. Diba? Kasi delikado pag yung bagong panganak na magutuman. Opo. Diba? Baka anong mangyari, ang daming ngayon, ang daming ganyan, no? Hindi nakayanan, pero buti naman sa awa ng Diyos, malakas ang resistensya mo at talagang alam ng Diyos at marunong ang Diyos talaga tumingin sa mga taong walang makakayahan katulad nila na talaga hindi din pinababayaan. Kasi ako pag bagong panganak, tumatakbo ako kaagad. Wala pang isang oras, tumatakbo na ako, nagja-jogging na ako, kapapanganak ko lang. O bakit natawa po kayo? Wala po. Ha? Parang ayong maniwala, no? Ayong maniwala sa akin? Hindi po naniniwala. Ah, naniniwala. Okay, sige, para madagdagan yung sa ingin mo mamaya, no? Wala kang bigas. O sige, may surprise ako sa iyo. Ito yung pangatlo po. Pangatlo. Panganay. Hindi pa po salita. Panganay siya? Mas maliit? Pangalawa. Ilang taon ka anak ko? 7 na po, hindi pa po nagkakalita. 7 siya, hindi siya nagsasalita. Naglakad po siya nung 6 years old. Oh, lahat. Bakit? Kulang po sa premature ba nung inanak mo? Hindi naman po, kulang sa vitamins daw nung buntis ako. Yung kulang sila sa mo, vitamins. Para siyang baby, no? Para lang siyang 3 years old, 2 years old, 7 years na pala siya. Okay. Tapos yung pangalawa, ilang ayun taon po na? 5 po. 5? Tapos ito? 3. Kawawa naman ito yung panganay po, mo. Ito lang po, hindi masyadong nagsasalita. 7 years old na siya, hindi nakapag-aral. Hindi pa po dahil hindi ko marunong munang magsalita eh. Pinasok ko po noon pero... Pero unti-unti mo siyang A, B, K, D, A, B, C, D, 1, 2, 3 para mabigkas para niya. Po. O para matuto siya. Kahit ikaw lang muna mag-ano, bili ka ng mga drawing book, ayan, color-color, tapos yung mga trace-up. Opo. Pina-check up mo yung bata? Opo noon po, yung hipag ko po. Anong sabi ng kulang doktor? Kulang daw po siya sa... Vitamina? Opo. Iron, mga ganun daw po. Kaya daw po ganyan. Payat. Okay, ate, ito yung biyaya para sa iyo. Diba? Meron ka isang sakong bigas. Oh, yung sabi mo na isang tabo, ngayon, isang sakong bigas na. Oh, ano pang dala-dala ni Makoy? Yan, may isang 3 na itlog. At mga, yan, pagkain nila madam. May mga kape na rin wow dyan. At dagdag sa ulam. Oh, may gatas. Diba? Oh. Pangulam-ulam. May tuloy ang election, at Elaine. Sino ibuto mo? Kayo po. Ako daw ibuto niya. Thank you. Mananalo ako dahil sa iyo. O, di ba? May pagkain na yung mga bata. O, di ba? O, may nga assorted groceries ka na dyan. O, mga dilata na dyan. Mga instant noodles na dyan na. Opo. O, di ba? Matagal-tagal maubos yan dahil maliliit pa ang mga anak mo. Opo. O, tapos ano lang naman ang kain yan. Tapos sabi mo, wala kang pera. Wala. Walang pera kahit 5 piso. 10 piso sa wallet. Humihingi po sila kanina. Wala po. Sinagad po yung pitaka po eh. Wala talaga? Wala po. Kundi ibenta yung pitaka para magkapera ka. Oh, mabenta ba yung pitaka mo? Hindi na po, sira na po eh. Oh, diba? Wala kang pera, sige, bigyan kita ng cash. Para panglaman doon sa wallet mo. Thank you. Oh, diba? Magkalaman na yung wallet mo. Kaya tapang biyaya sa'yo. Anong mensahe mo sa mga sponsors natin? Salamat sa binigay ninyong grocery. Dahil may pagkain na po kami. Maraming salamat po. Pati na rin po sa inyo. Sinong iboto nyo? Kayo po. Oh, tuloy ang laban ko. Mag-file ako bukas ng maaga. Oh, mayura ng ano, Encantadia. Okay, magpapasalamat tayo sa ating sponsor. Ayan po mga kababayan, no. Diyos ko po, habang tayo nag-iikot, minsan hindi ko na alam kung nasaan ako napadpad. Hindi na namin alam kung anong barangay ito, kung anong street ito, kung anong lugar na ito.
No, basta pag nakita namin mga eskinita maliliit, agpenong kami nakikitang maliliit mga bahay, sinusuyod namin yan, tinitinan namin yan mga kababayan. Kristus ko po mga kababayan, maraming salamat po talaga sa inyong suporta, no, na walang sawang manood sa aking YouTube channel without skipping ads, sa ating mga YouTube members, sa ating mga subscribers, followers, no, sa ating mga sponsors, maraming salamat po sa inyo dahil sa pagmamahal nyo ito po mga kababayan. Hindi tayo nauubusan ng biyaya, no, na ibinabahagi natin sa mga kababayan natin na lubos ng ngailangan. Maraming salamat po. Siyempre, maraming salamat po sa ating mga pioneer sponsors na talagang mula noon hanggang ngayon patuloy sa pagmamahal sa mga kababayan natin. Ma'am Esther Gordon, Ate Vilma ng Italy, Ma'am Charito Aprecio, Ma'am Delia Ramos. Muli, maraming salamat po sa ating sponsors, Ma'am Esther Gordon, Ate Vilma ng Italy, Ma'am Charito Aprecio, Ma'am Delia Ramos. Maraming salamat po sa inyong ginintang puso na walang sawang sumuporta sa aking munting adikain. Nawa ay pagpalain ka ng Panginoong Diyos, nawa ay bigyan kayo ng kalakasan ng katawan sa araw-araw, nawa ay bigyan kayo ng mahabang buhay upang sa ganun marami pa tayong masagip ng mga kababayan na tulad nila. Thank you so much po. So mga kababayan, huwag niyo pong kalimutan pakishare at subscribe sa aking YouTube channel, Lori Aquino Talita. Maraming salamat po. God bless us all. Bye! Sino ang buto niyo? Hindi na siya magbabago. Bye-bye, Nak! Bye-bye!